Gusto nyo ba kumita at lumago ang inyong pera gamit ang CoinsPH app at ang inyong mga cellphone? Pag-usapan natin yan. Tuturuan ko kayo ng step-by-step method. Konting history lang, I started using the CoinsPH app last July 2020. Ang value pa lang ng 1 Ethereum noon ay 15,000 to 17,000 pesos. Pero imbis na bumili ko ng 1 Ethereum na ganun yung value, I only invested 5,000 pesos. Kasi kinakabahan ako eh. First time ko lang mag-invest sa ganun at yung value ng Ethereum noon ay tumataas at bumababa. So medyo nakakatakot mag-invest ng malaki. Kaya 5,000 lang yung in-invest ko. Pero isa yan sa mga biggest regret ko ngayon. Kasi nga, ang value na ng 1 Ethereum as of February 2021 ay 66,000 to 67,000. So, kung dati nag-invest ako ng 15,000 to 17,000, sana 66,000 na rin yung pera ko ngayon. Pero since I invested 5,000, I only have 18,000 right now. Pero hindi na rin siya masama kasi for that span of time, July hanggang ngayon, eh, kumita na yung pera ko ng 13,000 pesos. So, gusto nyo bang maging ganun? To get started, ano nga ba yung mga apps na kailangan nating i-download o gagamitin natin para makapag-invest sa CoinsPH at Ethereum? Una, syempre ay ang CoinsPH app. Pangalawa, ang GCash or mga online banking na gagamitin natin para lagyan ng laman ng ating CoinsPH app. Kapag meron ka nito, you're set and you're good to go. Step number 1. Download and install the apps needed. O tara, simulan na natin sa pag-i-install. Una, punta ka sa App Store or Play Store kung sakaling naka-Android ka. Tapos, search for CoinsPH. Pwedeng coins.ph o di kaya CoinsPH na walang space. Pwede na yan, makikita pa rin yan. Tapos, makikita mo yung kulay blue na logo na may letter C na kulay white. Ayan ang i-install mo. O sige, install mo na. May mga konting setup pala sa CoinsPH. Setup nyo muna. Lagyan ng laman na mag-transfer ng pera sa ating CoinsPH app gamit ng GCash or other online banking apps. Paano yon? Ganito yon. Lagyan natin ng laman ng inyong CoinsPH gamit ng GCash. Click the GCash. Boom, panis may face ID. Send money. Tapos, send to bank. Tapos, view all. Hindi kasi siya nakalagay dyan. Tapos, search nyo lang yung CoinsPH. Hanap-hanap. Boom! CoinsPH o DC Pay. DC Pay ang pangalan yan sa ibang mga banko kung bank transfer ang gagawin nyo. Tapos, click nyo lang yun, etong lalabas. Lalagay nyo lang yung amount, yung account name, yung name nyo sa CoinsPH, account number, yung number na ginamit. Tapos, optional naman yung email. Real-time naman ang pagpasok nyan, kaya pag sinend nyo, matatanggap agad yan ng CoinsPH account nyo. Reminder lang na only use your spare money o gamitin lang natin yung mga sobra nating pera sa pag-i-invest sa Ethereum. Kasi everyday nag-iiba yung value ng Ethereum. Pwedeng ngayon mataas siya, pwedeng bukas mababa siya. If ever nag-invest ako ngayon na mataas siya at kailanganin ko yung pera sa panahon na mababa siya, mahihirapan akong hugutin yun knowing na nalugi ako, na hindi kumita yung pera ko. Kaya mas maganda kung spare money lang natin siya at pwede natin siyang withdrawin by the time na nag-peak siya. Ngayong may laman na ang ating CoinsPH app, ang next step naman ay i-convert natin ito into Ethereum money. Ngayon, paano natin gagawin yun? Click the CoinsPH app. After clicking, ito ang interface na sasalubong sa inyo. Makikita nyo na meron lang akong 108.98 pesos na nakapasok sa CoinsPH. Yung PHP ay Philippine Peso, BTC ay Bitcoin, ETH, Ethereum, BCH for Bitcoin Cash at XRP for Ripple. Ngayon, kailangan natin i-convert ng peso na to into Ethereum. Paano natin gagawin yun? Click natin yung All at click Convert. Lalabas ngayon ang PHP at BTC. Yung BTC kailangan maging Ethereum, so papalitan natin into ETH. For sample purposes, magko-convert tayo ng 50 pesos. Dapat mas mababa dun sa wallet balance natin. Ngayon, yung 50 pesos ay i-convert natin to Ethereum, makikita natin yung value niya na 0.007 ETH. Dahil lang 1 ETH ay 69,000 sa panahon ngayon.
So kailangan nating i-slide to convert at may lalabas na confirmation box. I-confirm lang natin dahil sigurado naman tayo. Ngayon, lalabas yung success. Paano natin masisigurado na pumasok siya sa Ethereum wallet natin? Click lang natin yung ETH. Kanina, 0.2807 yan. Nung nag-convert tayo ng 50 pesos, naging 0.2814. Ibig sabihin, pumasok yung convert natin. Ngayon converted na ang ating Philippine Peso into Ethereum, ang kailangan na lang natin gawin ay maghintay. Maghintay na tumaas ang value ng Ethereum. Sa ngayon, ang 0.281487 Ethereum ay equal sa 18,633.25 peso. Take note lang guys na hindi laging mataas ang value ng Ethereum. Pwedeng bukas ang value niyan ay nasa 15, 13 or worse nasa mga 10,000 lang. Pero pwedeng sa susunod o sa makalawa o sa isang buwan o sa isang taon, ang equivalent na ng 0.281487 ay nasa 100,000 na or sana umabot ng 1 million. Pag umabot yun ng ganun, edi napakaswerte natin. Importante ang pasensya sa pag-i-invest sa Ethereum guys. Dahil hindi mabilis ang pagtaas at hindi rin mabilis ang pagbaba dito. Sakto lang. Kaya importante na may pasensya tayo at sabi ko nga sa inyo, dapat spare na money lang ang ilalagay natin dito para sigurado tayo na mag-gain tayo. Kasi pag bumaba yan bukas at kinailangan nating withdrawin, naku, talo tayo. So ang importante din, alam natin kung nasa peak na ba siya o tumaas ba yung value niya. Meron ding paraan sa CoinsPH para malaman natin kung ano na yung value ng Ethereum sa ng real time. So ganito siya. Para malaman natin ang real time na presyo ng Ethereum, click the CoinsPH app. Teka, bagal ng net. Tapos click natin yung Ethereum or yung ETH. Pag-click nyo dyan, makikita nyo yung check prices. Yan na yun, click nyo yan. Tapos, malalaman natin yung real-time dun sa taas, 67,420.09. Nung nag-convert tayo kanina, ang presyo ay 69,000. Ibig sabihin, nag-lose tayo o bumaba. Makikita naman natin yun sa graph. Pero, dahil bumaba siya, hindi pa natin pwedeng withdrawin yung pera natin kasi lugi tayo. Kailangan hintayin natin na tumaas yan, saka natin babalik yung pera natin para yung pera natin ay kumita at nag-gain. Talagang pasensyahan lang sa paraan na to para kumita at lumago ang ating mga pera. So that's it! I hope you learned something from this video at kung may natutunan kayo, please give this video a thumbs up and subscribe to our channel. On to the next one! Bye-bye!